sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Balat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigyan ng komento at reaction kaya samahan nyo. Guys, let's go! Ang breaking news ngayon. Tila nga raw totoo ang kasabihan. Ang sinungaling ay tunay na kapatid ng magnanakaw. Matapos itanggi na tila nagkaroon daw di o mano ng code blue at nagkaroon rin tila ng malalang sitwasyon, pinanindigan ni veteran vlogger na si Maharlika na tunay ang sinabi sa kanya ng puting ahas dito na mayroon talagang pag-airlift na nangyayari ang umano'y mag-asawa papunta sa St. Luke Medical Center. Dahil sa di o mano'y bugbugan na aktual na nasaksihan ng Presidential Security Group sa loob ng palasyo ng Malacañang. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig. Lumabas na ang mga larawan na tila makikitaan si Pangulong Bongbong Marcos di o mano na talagang may sakit o di kaya'y galing sa ospital. Huling-huli nga daw sa video ng RTBM Malacañang ang di o mano'y bukol sa kanyang kanan kamay at ikinumpara pa ito sa isang may sakit o mano na nagpapadialysis. Sa recent vlog ni Maharlika, ilan pa na pruweba ang kanyang inilabas na magpapatunay na mismo ang ilang mga sources nito sa loob mismo ng St. Luke's Medical Center Hospital ay kumanta na at nagsabing totoo ang umano'y lahat ng pangyayari. Dito ay ibinulgar pa ni Maharlika ang kanyang lahat ng nalalaman patungkol sa di umano'y kontrobersyang kinasasangkutan ni Marcos Jr. at ng kanyang sariling asawa. Bukod dito umano'y nangyayaring gulo na nasaksihan ng PSG sa loob ng palasyo nila maiba pang lihim na itinatago umano ang Pangulo. Kasunod dito ay ibinulgar ni Maharlika na ayon pa sa kanyang mga source, di o mano'y dinadialysis na raw ang Pangulo dahil sa kanyang mga patong-patong nakaramdaman. Ayon pa sa social media post ng Hakbang Maisog Canada at ng well-known veteran political commentator na si Maharlika, and I quote, "Chismis lang po ang may sakit si #BBM. Kitang-kita naman sa kanyang itsura at kutis na napaka-healthy niya. Malamang yung marka sa kanang braso niya ay kagat lang ng ipis at hindi dahil siya ay nagda-dialysis. Siya ay immoral, immortal pala. Kailan ba pumalpak ang puting ahas ko? Never pang pumalpak at nagsinungaling ang puting ahas. Pero si Bangag araw-araw sinungaling ang Adictus Benedictus. #CodeBlue." And quote, kasunod dito ay hindi naman mapigilan na mabigay ng kanyang komento si Cathy Binag. At ayon pa sa kanya, and I quote, "Panghamon sa mga mambabatas ng bansa na isatupad ng dalawang batas na ito kung ang kanilang intensyon sa bayan ay tapat at para sa ikabubuti ng madami. Yes or no lang sagot. Di kailangan ng mahabang eksplanasyon. #GodMoral. Number 1, batas para magkaroon ng drug test ang lahat ng mga tatrabaho sa gobyerno every 3 months. Huwag kayong maarte masabihin na dapat it's your own will at privacy. Lalo na naging public official kayo. Hello, it means you are required na patunayan sa mamamayang Pilipino kung may addict sa hanay ninyo or wala. Ihi at buhok lang yan. Di nakakamatay. Nakakamatay ang drugs and alcohol. Ang kukontra, sure ako addict. Number 2, batas para maparusahan ng death penalty ang sinumang mapapatunayan at mahuhuling nagnakaw sa kaban ng bayan na nagtatrabaho sa gobyerno. Ang magsasabi ng profile guilty, si God nga merong St. Michael Archangel. Siya ang kumikitil ng mga evil devil. Ang mag-react dito ay may tinatago. Sige, bigyan nating chance. Start next year. #JustDoIt. And quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay hindi na mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang mabigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sana naman ay may mga alam ng katotohanan tungkol dyan ay
ipakita sa taong bayan para malaman at mapag-alaman ng mamamayang Pilipino at dapat ipanawagan na mag-resign na or magsama-sama na para umalis si PBBM. Lalo na ngayon ay hindi naman lang nakikialam si PBBM sa nangyari sa KOJC na ginagawa ng mga PNP. Nasaan na ang demokrasya ng taong bayan? Tama talaga ang kasabihan, kung may usok, may apoy. Kahit anong tago nila, malalaman talaga sa mga taong bayan. Thank you Lord, amen. Ayan na, kumanta na ang St. Luke Hospital. Salamat naman sa mga source ni Maharlika na buking tuloy si Ngagba. Tila nilaglag at binasag tuloy ng St. Luke ang kanilang mga kabalbalan. Tandaan nyo na walang talagang lihim na hindi mabubunyag. Lalabas din ang lahat ng katotohanan. Mismo ang panahon na ang husga sa inyo dyan, sa gobyerno Ngagba. Tahimik lang kami mga ordinaryong Pilipino. Hindi na kayo makakaulit pa sa amin. Hindi na kami magpapabudol pa. Kailangan ngayon na naaprubahan at naisabatas na ng Supreme Court mandatory susundin na ng buong bansa. Lahat ng mga magtatrabaho sa mga departamento at ahensya ng gobyerno dadaan sa drug test. Kukuha ng certification ang certification ng committing kinabilangan. Don't believe the kind of bloggers, mga palangga, or yung mga page na kadyotahan lang. Tinitwist yung utak nyo, nababasa ko kasi. Gaming si Marlica, sabi ni ganito, sabi, it's BS. So now, I will ask you mga darling, sino ang nagsasabi ng totoo? Ang puting ahas? Ayan? Oh, can you comment? Oh, yung ibang mga ano dyan? Yung ibang, doktor nang pa-commentin natin. Oh, yung mga, well, you know, even yung mga medtech, yung nga nag-withdraw ng, ano, ng blood and everything. Saan niya kinuha yan? So maraming possibility yan. Yun nga pinaliwanag natin. Na-dislodge siya karayom, nagkaroon ng infiltration, hindi makita yung vein, kaya tusok na tusok, o baka naghanap ng ibang vein, pero I don't think may nagsabi na possible na dialysis port cut doon, pwede rin port catheter. But, you know that, right? Mga medical students, oh, sabi ni Palangga, alam niya, infiltration. Diba, ang pinaka-safest port catheter placement is right here. Diba, this is a jugular area. Diba, kaya nga, you know, kasi ang dami kong mga pasyente na nahawakan na nandito sa area na yun, lalo yung mga cancer patient, mga ganyan. At na nag-talk about, you know, kasi that's ano eh, very ano. So naka-cover yan dito. Pero kasi kay Kuting, if you talk about ito yung access dito ni Kuting, kung nagda-dialysis, kasi may ganung theory na sinasabi na nagda-dialysis si Kuting, I don't think so. Kasi ang dialysis, mga palangga, port cath o port catheter, hindi yan pwedeng, bukas may dialysis ka, tutusukin ka na naman. Diba, tatanggalin, tutusukin ka, permanent, well, it's not permanent, temporarily, for a while, nandito siya. Para in case of emergency, blood drawing, pag-inject ng medication, the dialysis treatment, nandiyan lang yung placement niya, nakatago lang, diba, but not here. So definitely, emergency lang yung nangyari sa kanya, sinaksa ka ng steroid or whatever pang pakalma sa kanya. Right? Naluma si Satanas at Pinokyo kay Bangag. Okay? It makes sense now? Bakit palagi siyang mukhang hingal sa mga interview, siyang mukhang Panay congested yun, sabi ni Regina Palomares. Di ba sinabi natin sa inyo, di ba nag-stem cell pa yan? According to our puting ahas sa Germany. Di ba? At naisabi ko rin sa inyo, wala nila natin makuha ang medical ano niya history kasi that's, you cannot get that unless na may mag-leak. Okay? Ang kanyang medical history, matatanggal yung doktor o yung mga nurses na magbibigay nun. Di ba? Merong mga nagsabi sa ating puting ahas na closest na meron siyang liver problem. Okay? Pero yung issue dito sa code Bukol o code Bangag, it's not about liver cirrhosis o kung anumang mga gamot, anumang mga underlying condition niya. Wala tayong pinag-uusapan kahapon. Ang pinag-uusapan natin, Bangag na Bangag, si Lisa Tanas at si Junior, nag-umbagan, nagsapakan, sinaktak niya ng cellphone si Lisa Tanas, nagbugbugan sila, di ba? Then si Marcos Junior, nakaupo sa upuan na nagkukulay blue. Yun yung nakita ng mga PSC at ng mga staff nung binuksan ang pinto dahil nagtawag si Lisa Tanas ng emergency para i-leave sila. Alright? So now, ano ngayon? Sino ang sinungaling? Sino ngayon ang nagpapaniwala kay Bangag? Mo, there's yata dito si Palangga. Oh, ito sabi, ito magandang comment. Kaya pala, long sleeve barong or jacket lagi ang suot ni Bangag. Last year pa ako naka-observe niyan. Na parang dialysis is not here. Dito palangga, di ba? Dito ang safest kasi eh. Dito, sa jugular vein. Okay? So ito, IV, ano lang yan. Like withdrawing of blood and medicine and everything. Pero hindi dito. Di ba may mga kamag-anak kayo, may dialysis patient kayo? Not dito kasi delikado yan, risky yan eh. Kasi ginagalaw-galaw mo yung kamay mo. Mamaya pag nag-alka, dislodge ka na ng bonggang-bongga. Oh, si Jeffords, that's good. Infiltration, extravasation, that's good. Oh, marami tayong mga ano dito. Mga may medical ano area of concentration. Oh, fistula po. Yes, that's another word. Ngayon, ang punto de vista natin dito, sino ang sinungaling? Kaya gusto ko ipakita yan sa inyo, mga palangga. Yeah, sa madaling salita,
Sa madaling salita, ay maga na maga ito. Ano ang dahilan? Ano yung nagkataon lang during that day na sinabi ng ating puting ahas na na-emergency sa saha, na na-lift siya papuntang hospital? So ano to? So ayun ang paliwanag. Bakit siya may lamp doon? Bakit siya may buko? Or pwedeng phlebitis? Diba? Na maga ang kanyang vein. Nabugbog ng karayom. Pwedeng ganon. Okay. So now, malinaw pa sa sikat ng araw na yung ibang mga vloggers na pinapalo ninyo, eh, maaaring hindi yan para sa bayan. Or they're para sa, or para sa views, o sasakay lang. So, that's BS. Diba? Kasi kung para ka sa bayan, mag-i-investigate ka. Bali ka pwedeng sumakay sa mga bangag. Imagine mo, naloko na naman kayo ni bangag. The moment na naniwala kayo kay Marcos Jr., okay? Sabi ni OFW's channel, bruise and inflammation. It's combination. Anything could happen, mga palangga. Oh. Sabi ni palangga, oh, tiga mo, mag-review na lang tayo dito. Sabi ni Chacha, phlebitis kung namumula. Good point din. Oh. Medyo malayo kasi yung video kasi yan, hindi naman still camera. At kung todo makeup siya, oh, by the way, may pinakita pa sa akin makeup. May pasa pa. Oh, may pasa pa. Asan yung pinakita sa akin na may pasa? I think, ito. Oh, ito yung time naman. Oh, ito. Oh, may pasa, si Bangag. Oh, asan yan? Inagsapakan. Oh, ayan, i-forensic nyo. Bakit may pasa si Bangag? Oh, ito. Asan yan? Pasa. Oh, ayan, pasa. Okay, yan yung pasa. Nakita nyo yung pasa? Pasa, pasa, pasa. Oh my God. It's just so sad kasi ang matahalata. Actually, nakakatawa lang yung mga taong trying to destroy my credibility and my puting ahas. Yes, cakey yung mukha. You know, the fact na dinidestroy nyo ang mensahero, then you're acting like you are supporter ng bayan. You're not supporting ng bayan. You are budol-budol din. Nabudol kayo ni Kuting. Ewa dito sa sunod-sunod na kasinungalingan ni Bangag Jr. Mayroon kami 5,500 na flood control. 20 pesos ang kilo ng bigas. Buhangin lang niyang Baguio Enteng. Nung walang armas yung mga pulis. Nandyan sila para, ipagtupad ang batas. Harap-harapan na sinisira ang batas. Oh, naalala niyo, sino nakapalo dito sa inyo? Last year ko pa sinasabi na papalitan si Cheloy Garafil. Diba? Meron pa nga dyan, mga palangga, information. Sinabi ko sa inyo yun na, diba, nasunog pa bahay niyan? Na possible na intended yan? Okay, tingnan natin. Itingnan ko yung kasi dito nabubura yung record, yung ano namin, yung usapan namin ng puting ahas. Yung tungkol kay Chavez, pagpalit ni Cesar Chavez. Last year pa lang, ay tinatrap, nagsisiraan na yung mga yan, si Cesar Chavez. Yan yung pinalit na yan kay Cheloy. Si Bukangkang. Okay? Si Emerald Bukangkang. Si France Imperial, yung mga inayupak niya, nag-aaway na kasi gusto nilang tanggalin si Cheloy. Si Cheloy kasi choice yan ni Bangag. Okay? Si Cheloy, Jotoksky, choice yan ni Bangag. Ngayon, si Imperial, yung sila Bukangkang, at si Chavez, yan ay mga ahas ni Lisa. Pare-paro lang silang ahas. So, nag-aaway-aaway sila. Okay? Nag-aaway-aaway sila kasi yung grupo ng ni Satanas Lisa ay gustong mangamkam ng kaban ng pera ng bayan. Ganon din ang grupo ni, in fairness dito kay Garafil, yung iba dyan kasi, makamatino, yung ibang konti, wala lang magawa, di ba? At na yung tatanggalin yung mga staff ni Cheloy Garafil. So, anong ibig sabihin yan? Tuloy-tuloy na yan. Mismo yung itinalaga nila na mga cabinet secretaries ay tinitira nila, ginugurgur nila isa-isa, yung mga staff ginugurgur din. Di ba? That is code. Code what? Code mass termination. Ano ang sinya? Anong impact niyan sa pamumuno ng isang bangag? Wala sila sa tamang katinuan kasi sila mismo ay nag-aaway-aaway. Imagine niyo. Okay, June 13. Ano ba 'to? Ito. Temo April 2. Ano sabi sa akin ng puting ahas? Okay. Ito binabasa ko 'to. Pwede ko naman 'to ipakita. Hindi ko na ipakita. Okay, sabi dito April 2. Madam, sinabak ni Jotok at Bukangkang si Cesar Chavez na siyang mag-handle ng PIDEA issue. Remember? Anong ginawa ni Cesar Chavez? Tinawagan, di ba, ang Tribune, pinost ng Daily Tribune, yung pre-op and authority to op doon sa kung saan noong 2012, yung dokumento na nagpapakita na si Bangag Jr. ay nagsisingot kasama si Maricel. Sinabi ko to sa inyo, di ba? Inutusan ni Jotok Cheloy, si Cesar Chavez na trabahuin ang Daily Tribune na i-take down yung post. Nagkamali ba ako? Hindi ba tinake down nila yung post? Nag-sorry ang Daily Tribune? Nag-sorry ba o tinake down nila yung post ko? Kasi senior nila yun eh. Yung pre-op at saka authority to op. Kinausap ni, ayon dito sa ating puting ahas, kinausap ni Chavez yun at inatasan siya ni Cheloy. I told you about it. Ito ang mga sinabi ng puting ahas. Ito pa. Okay. Ang dami actually. Oh, January 4 of 2024. Ano sabi? Miss Marlica, may rego doon sa PCO. Ang Team Teletubby,
Sino si Teletubby? Ang jusawa niya, si Chetoy. Okay, bukod sa Team Emerald, ang jusawa niya at Team Threatened ni France. Diba? HR and Gerald. Ito si HR Mercado and Gerald. Pinagtutulungan na ang bago na si Cesar Chavez since he has become the new apple of the eye ni babaeng ahas. I told you about this na. Okay. Ito sabi pa dito. Sabi ko pa nga. Sabi ko palalim na ng palalim at palala ng palala ang nangyayari sa bagong Pilipinas. Okay? Sa bagoong Pilipinas. It was January of this year. Sabi ni puting ahas, Teletubby may plan B na. Okay? Wag ka na sabihin yung plan B niya pala kasi wag na yon, right? No, ano sabi? Aha. Uh-huh. All right. Anyway, ina yan, okay, ang dami mga sinabi ng puting ahas. Okay, but ganun pa man, last year sinabi ko na sa inyo na operation nila ay tanggalin si Teletubby o si Garfield. Nagkamali ba puting ahas? Nagkamali ba? Balikan niyo video ko. 'Di ba? Yung mga palangkak balikan niyo, nagkamali ba hindi? Saan nilagay si Garfield ngayon sa Meko? Bakit siya nilagay doon? Ayon sa ating source na puting ahas, mainit na balita. Tingnan natin. Okay. Sabi niya, Miss Marlica, 'di ba naalala mo? Sabi niya, in-expose mo na tungkol sa nasunog na bahay ni Cheloy. Tanungin mo, sabi niya, tanungin mo si Cheloy. Na pinasunog ang bahay niya. Ngayon, Cheloy, sino ang nagpasunog ng bahay mo? Dahil alam mo eh, dahil may nag-tip daw sa'yo na umalis ka ng bahay. Sino, Cheloy? Si Lisa Tanas ba? Kasi si Bangag, kasi kaalyado mo si Bangag. Ang tumitira sa'yo si Lisa Tanas dahil yung mga gustong ipalit sa'yo ni Lisa Tanas, mga kaalyado niya at mga asong ulol niya na nautusan niya. Magsalita ka, Cheloy. Diba? Sino ang nagpasunog ng bahay mo ayon sa aking source? Dahil binigyan ka ng tip eh, na susunogin yung bahay mo. Remember that? Demo sa news. Ngayon, Cheloy, di ba? Nagsabi ka din na nakita mo kung paano mangvudo ang grupo ni Lisa Tanas. Actually, kasi hindi ako naniniwala talaga. Siguro kaya hindi epekto yung kulam kasi hindi ako naniniwala sa kulam. Pero dahil mga buang yung nasa Malacanang, di ba, Cheloy? Kaya, nagtatakot ka, baka ikaw na ang susunod na buduhin ni Lisa Tanas. Okay, ito po yung chika dito. Kaya ka nilagay sa Meko, bakit ka nilagay sa Meko? Kapalit ng iyong katahimikan. Diba? Ayaw kanilang bitawan, alam mo. Kasi baka sabihin mo sa taong bayan kung gaano kademonyo si Lisa Tanas at ang Bangag. Ayaw mo o ayaw nilang sabihin mo sa taong bayan na si Bukangkang yung mga taga-presidential communications ay mga walang habas na magnakaw sa kaba ng bayan gamit ang pondo ng departamento mo. Kaya ka nilagay sa Meko para hindi ka magsalita. Kapalit ng iyong katahimikan, katulad ng ginawa ni Lisa Tanas at ni Bangag kay Clarita Carlos na pagbigay ng generous allowance, and now Clarita Carlos ay nandyan kay Tambaluslos. Kukunin na lang ng dalawang bulate na hindi pumipirma, ibinenta ang kaluluwa kapalit ng generous allowance. Yan po, mga kababayan, ayon sa ating source, ang ginawa kay Cheloy, hindi mabitaw-bitawan kahit na nagkakagulo sila dyan sa PCO, kaya ngayon inilipat sa Meko kapalit ng iyong katahimikan. Now, Cheloy, definitely, you're not para sa bayan. Kasi the moment na nakita mo na ang pagnanakaw or you're part of it kasi you allow these people, diba? At yung asawa mo and everything, diba? Na makontrol ninyo, matapalan ninyo, mga jutang ginemis, kayong lahat. Ang mainstream media. May pa-allowance, may palamon, may pa-shopping, ang mga buwapa ng ina. Ito mga kababayan, ang sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ng puting ahas actually, ini-echo ko lang. Kaya siya niligay sa Meko. Ano, sino ngayon ang fake news? Tapos ngayon maniniwala kayo kay Bangag Jr.? Sige nga. Maniniwala kayo kay Bangag Jr.? O, tignan natin. Tignan natin ang video ngayon. Sorry. Ngayon, mga kababayan. May nagtanong. Ano, Meko dito sa Taiwan? Ito. Yeah, Manila Economic and Cultural Office. Ang delikado ang buhay ni Cheloy. Eh, ganun na nga. Kasi once na sumapi ka sa mga demonyo ay kay Satanas, lose-lose ka dyan. Temporarily win-win ka. Kasi bakit win-win? Nasusungalingalan ka ng pera eh. Yan, nabubusalan yung bunganga mo. Pero ang mga mafia, katulad ni Lisa at mga junior, pag wala ka ng silbi, pwede ka ng gurgurin. Yan ang katotohanan. Kaya ako, never ever akong papasok sa ganyan. Kasi temporarily, kakamal ka ng pera galing sa pagnanakaw sa bayan or galing sa pulburon, illegal
a smuggling, everything polvoronic money that is temporary. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patong... At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.